Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po ang pahayag ni Chris Aquino sa pagkamatay ng kanyang kuya Noynoy. Hangarin niyang hindi mapahiya sa inyo dahil sa paghikayat na mahirap man, pero tama na sundin ang daan mag-wish. Nagawa niya ang lahat ng iyon. Masakit po para sa amin na tahimik niyang inanggap ang mga babikos. Natatak sa aming mga magkakapatid na nung sinabihan namin siyang magsalita at nabanang ang mga maling kakahaka, simple lang ang sagot niya sa amin, kaya pa niyang matulog sa gabi. Hinarap niya ang lahat ng investigasyon at akusasyon. Sandigan Bayan, November 2017, Senado noong December 2017, at Kongreso noong February 2018. Because when you enter public service, when you serve with honesty and dignity, and you know you have committed no crimes against the people, hindi ka matatakot magsabi ng totoo. Pribado po siyang tao, bago pa man ang pandemic, labas pasok na po siya sa ospital. Nais namin magpasalamat sa lahat ng mga doktor at sa buong medical team na nag-alaga sa kapatid namin. Naramdaman namin bilang mga kapatid niya that they did everything to make him comfortable. They became compassionate friends who gave him true respect by valuing and protecting his privacy. Sa lahat ng mga totoong kaibigan niya na walang palya siyang dinadalaw, dinetext, pinapadalahan ng pagkain, sinasamahan at pinoprotektahan siya, salamat po. Sa mga madre at pare na malapit sa pamilya namin na walang sawang pinagdasal ang kanyang pagaling, salamat din po. Sa tropa niya, kay Ivy at siguro ang numero uno sa listahan, si Yoli, na 30 years siyang inalagaan, lahat ng kasama niya sa Times Street na mula nung pandemic, bihirang nag-off dahil alam nila delikado para sa kanya. Salamat. Sa mga botante ng 2nd District ng Tarlac noong 1998, kayo ang unang pumoto sa kanya. Sa inyo siya nagsimula, 3 terms ang nabuo niya. Sa 14.3 million Filipinos na in 2007, voted for him to become senator, and sa 15.2 million Filipinos na nagtiwala sa kanya noong 2010 at binigay ang pinakamalaking karangalan na pwede ipagkaloob sa kahit na sinong Filipino, habang buhay namin tatanawin na utang na loob yung naibigay ninyo sa aming kapatid. Maraming salamat po. It is with profound grief that on behalf of our family, I am confirming that our brother, Benigno Noynoy S. Aquino III, died peacefully in his sleep. His death certificate pronounced his death at 6:30 a.m. due to renal disease secondary to dialysis. No words can express how broken our hearts are and how long it will take for us to accept the reality that he is gone. Mission accomplished, Kanoy. Be happy now with Dad and Mom. We love you and we are so blessed to have had the privilege to have had you as our brother. We will miss you forever, Noy. Thank you very much. Salamat po.